could play in a more beautiful web. A more beautiful web feels as native as the applications on your PC. It's fast. It's clean. Your sights shine. A more beautiful web is feeling the love of rich HD video. Goal ni Internet Explorer 9 is to help you realize na when open
wanted you to feel na it's more of an affect. So nowadays, yung trend is so, halagdag ng tao sa nila, yung website nila or yung application nila is native to your computer. So they wanted it to be immersive, fast, open, clean, and consistent. So yun naman talaga ang ginagawa ng Apple. Because apps, pag open mo ng computer, pag click mo, nag-open na agad para lang from words or images. So we wanted you to experience your website at the same way possible. So what is the role of the browser? So the role of the browser is actually giving developers or giving web developers tools and technology to use to give us consumers an experience never seen before. So kung mapapansin nyo yung trend, yung unang lumabas sa internet, yung mga websites natin static lang. Parang may sambang frame, link dyan, link dyan, wala na tayo, wala na tayong gagawin natin. Nowadays, websites are more graphically improved. Marami ng videos, nandiyan si Flash, nandiyan si Silverlight. So ang daming ginagawa para lang i-enhance yung websites natin. So, syempre, hindi may iiwasan na there's a lot of browsers out there to choose from. So, we have Opera. Sino mo gamit dito ng Opera? So, Firefox. Dami. Na-download nyo na ba yung bagong Firefox? Beta. Chrome. Baba na lang. Internet Explorer. Okay. So, sino na dito naka Internet Explorer? Sino ba? Ayan. Konti pa lang. Okay. Sige. Si Internet Explorer 9, ang goal talaga ni Internet Explorer 9 is to make the play outside the browser. Or to make the play outside the theater. Ganito lang. Isipin mo, yung browser mo is yung theater hall at pinapanood mo yung website. Ikaw ba kung pananood ka ng isang theater or isang play? Matutuwa ka ba kung kahit yung upuan mo sobrang lambot, ang lamig ng aircon, ang ganda ng ilaw, pero yung play ang pakit-pakit? Di ba? Hindi tayo gusto. Kasi kahit gano'ng maganda yung venue mo, watching that thing, we can't feel yung upuan yung purpose natin na pagpunta doon. So same as IG9, our goal is to make your website shine or outshine the browser. So at IG9, mas yung focus namin was that on making your website pop out of the browser. So yung focus mo, pag i-open mo si IG9, but that on your website itself, hindi yung browser. So there. To create more app-like experiences the browser needs, be fast for real world life today and tomorrow. So nowadays, pag-iisip natin na kailangan ng open sa browser, ang unang lumalabas sa utak natin is yung page loading time. Kung pagbukas ko ng website na ito, kung lumabas ka agad siya, mabilis siya. Diba? Pero kung iisipin natin, that's not just the main point of creating a fast browser. Creating a fast browser means that it should be all around fast. Kailangan kaya niyang kunin yung bilis na pag-render ng video, pag-bilis na pag-render ng graphics, bilis render niya kung ano yung gamit ng web developer to make yung website nila nakapshine. Kasi useless na if your browser is fast in loading the pages, but then yung elements of the website can be seen perfectly. Diba? Next is deliver user experience that is about your site. Later, I'll show you yung bagong user interface ng Internet Explorer 9. So kung makita nyo yung bagong interface ng Internet Explorer 9, it's very minimalist. So yung focus mo talaga is on your website and not on your browser. So lastly, it's to protect your users and their private information. So protecting your users. So like what I said, 57% of the time nasa internet or nasa online tayo. So very prone tayo on hacks, viruses, or other phishing sites or malware sites. So very important that we back on yung security ng browser natin. So lastly, syempre, we need to cater dun sa mga naman gumagawa ng website natin. Sino dito mga web developers? Meron ba? Yun, mga naman sa dulo. So di ba, pag web developers kayo, ang bulk ng time usually is creating a lot of code for different
for all browsers na. So, ganun yung banking namin for each debit. Okay, so Internet Explorer 9 is more beautiful na. So, Internet Explorer 9, ito yung four goals namin. So, yung features niya yung 9 revolves around these four goals. So, first is yung fast. Next is yung speed. Third is trusted. And lastly, interoperable. So, for all around fast, may ilan na para sa computing. Narinig ko na pinagtanong regarding GPU and CPU usage. So, kay IE9 utilizes yung GPU processor niyo sa hardware. So what it does is it actually accesses yung power or the capabilities ng graphics card mo to enhance rendering of yung videos, enhance rendering of the graphics, enhance rendering of the word of yung ano nyo, ng website nyo. Next is fully hardware accelerated graphics and text through Windows. So pakita ko sa inyo, magpapakita ko na isang demo regarding yung all around. So, I'll open up, kung mapapansin nyo, I'll open up, ito yung bagong interface ni IE9. So, kung makita nyo, wala nang flutter. So, yung back button na naman talagang really prominent. So, I'll do a test, yung speed. So, I'll open up Chrome and IE9. So, I'll do a side-by-side test regarding yung hardware acceleration natin. So, I'll open up Fish Tank. So, I'm using Chrome 6 beta. So, kung mga mapansin nyo, yung number of fish dun sa kabila is same with the number of fish dito sa kabilang side. So, ito yung type ng rendering na possible with IE9. So, kung isa ka web developer that you wanted a more fast or experienced website, pwede yung gawin yun sa website nyo. So, kung mapansin nyo, pwede ko i-increase yan ito 50 fish and 50 fish dito sa kabila. So, baka may magtanong, bakit parang alinip yung mga fish doon sa IE9? Diba? Ang trail kasi ng mga isda is that malaki sila at pupunta sila sa background. So, kung hihintayin natin yan, hihintayin natin matapos si Chrome, makikita niya hihintayin yung isda eventually. Pero, since nandun pa lang sa malaking fish na picture, ayun, so hindi. So, yeah. So that's yan yung sample ng power na pwede yung gamitin if you're using IE9. So yun yung mga power na pwede gamitin i-access yung GPU usage natin. So, yeah. So another test is speed reading. So dito makikita nyo yung So, ito yung speaker. Tapos yung formula. Yeah, so, kung makikita nyo, yung frames per second ni IE9 is 60 frames per second versus 50 frames per second ni Chrome. So, pwede nyo gawin, actually, yung mga text na to available sa online. You can text it on your own. Pwede nyo rin i-visit yung booth namin sa UP Theater and sa bahay ng alumni to get the chance to feel kung ano yung power ni IE9.
So that's it for Paul Harder accelerated graphics. So you can test yung mga different graphics tests na to sa online through ietestdrive.com. So meron din mga free sites dyan na may test regarding yung hardware application. You can also use that to compare the new contract to B99 and all other browsers. So next, for the clean part of IE9, I've shown you yung bagong user interface ni IE9. So for IE9, there's seamless integration with Windows 7. So kung doon sa lahat na naka Windows 7 dito, di ba, napansin natin na Windows 7 is very multitasking friendly. A lot of Windows 7 features are very capable or very compatible, lalo na sa mga students na nag-multitasking. Next is the smarter address bar. So with Internet Explorer 9, the address bar and search bar is now called one box. So in one box, you can search your website and you can search other search providers like Bing, Google, or Yahoo in the address bar itself. So in essence, it's space natin na may address bar tayo dito tapos sa kapilang gilid, meron tayong search bar. So lastly, streamline and quieten. So, pakita ko na parang business nila. So another new feature dun sa user interface ni YouTube is the seamless integration with Windows 7 is now you can actually tear off tabs from the Internet Explorer 9 and snap them to one side. Baka sabihin nyo na parang simple naman na parang tatanggal yung mga sa UI at snap mo. So, a good feature of you, Internet Explorer 9 is that once you're moving your tabs, it's not, the website itself is not stopping. So, stay na ako ng video. Actually pin your favorite website to taskbar.
Itadrag mo lang siya, tapos pwede na siya i-click sa taskbar niyo. So once na nasa taskbar na siya, once you click it open, you'll have your very own YouTube browser. So when you open your YouTube browser, kung mapapansin niyo, yung back button niya nag-iba ng color. So ang nangyayari doon is that every page size sa taskbar niyo, nagiging sort of native, ilagayin yung native color scheme ng website na favorite nyo. So kung ikaw, web developer, tapos gusto mo yung back button ng black, tapos yung forward button ng orange, pwede mong gawin yun sa code lang yun, mabilis lang sa team. So, kung makikita nyo kay Facebook, di ba hindi naman yan yung logo ni Facebook, yung may access na namin. Yun ay kinay, once you pin certain sites, like Facebook, pag may notification ka, or kunyari may nag-comment sa status mo, or may nag-send sa ilang inbox, nagkakaroon ng asterisk na red. So, hindi siya limiting na yung asterisk lang na red yung nandun. Depende yun kay web developer kung ano gusto niya. Kung gusto mo yung icon mo gumagalaw kapag may notification ka, so be it. So, your imagination is the only limit na pwede mong gawin with your ID na yun. So, yun. Siguro final point ko regarding ID 9 is that in ID 9, yung seamless integration natin never stops dun sa pagsipin sa pagsasnap. Sino dito gumagana ng job list? Yung pag-re-click, yung mga tawa dun. Yung job list natin is yung parang shortcut natin sa mga certain applications natin, like yung recent open files natin. So, pag once you pin your site, meron na rin siyang specialized job list. So, once you right-click your website, nandun na yung most frequent na ginagawa nyo dun sa website na yun. So, kung gusto nyo mag-tweet, hindi na kayo mag-open ang browser, punta kayo dun sa webpage, tapos saka pa kayo magta-type. So, lahat, with ID 9, lahat kaya parang pinapabilis na niya in accessing your website. So, yeah. So, kaya talking points ko lang, yeah. So, with fast, trusted, and interoperable. So, kung curious kayo kung ano talaga yung, kung ano yung field and kung ano yung pwede yung gawin with ID9, you can visit www.ppfthweb.com. So, nandun yung links kung saan yung pwede download. Nandun din yung mga sample sites or yung mga partner websites namin na fully integrated na with Internet Explorer 9. So, kung web developer kayo, makakuha kayo ng maraming ideas regarding developing on the website. So, yeah, unlocking a more beautiful web.